Hi guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my vlog. It's me, NC, at your service. Today's vlog is all about Tawi-Tawi. Yes guys, Tawi-Tawi. Tawi-Tawi yung topic natin ngayon. Dahil sa pandemic, andito lang ako naka-vlog sa bahay. So, sana magustuhan nyo yung vlog ko. Okay, let's start! Guys, Tawi-Tawi is the southernmost province in the country, in our country, the Philippines. Kung gusto nyo makita yung Tawi-Tawi sa mapa, tingnan nyo sa pinakababa. Yun makikita nyo ang Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi is sa part ng Sulu Archipelago. So, yung Tawi-Tawi is mayaman sa history. Well, basically, yung Tawi-Tawi is part ng Sulu dati, pero by the time passed, nawala na yung Tawi-Tawi sa part ng Sulu at naging may sarili na siyang province. Tawi-Tawi is consists of 11 municipalities. We have Bungao, Langunian, Pangimasugala, Mapun, Sipangkay, Sibutu, Sinungol, Tando Ubas, South Ubiyan, Sapa-Sapa, and also the Turtle Island. So, iisa-isahin natin to siya, guys. Bungao is the capital province of Tawi-Tawi. So, sa Bungao naman, ito yung may sirilis lang seaport, airport, na kung saan yung mga travelers, dito sila bumababa. Galing sa Buanga. And also, by the way guys, yung Tawi-Tawi is malapit sa border ng Malaysia. So around mga sasakay tayo sa isang boat, around mga 3 to 4, 5 hours, makakapunta ka na ng Sabah, Malaysia. And also, next stop, yung Bungao is puno dun yung mga businesses, mga buildings. May sarili silang buildings na mga businesses, like mga damit, mga pagkain na galing exported sa ibang lugar. So next stop, we have Simunol. Simunol guys, Simunol is where na kung saan itinayo yung una at yung pinaka matandang boss dito sa Pilipinas. Ito ang The Sheikh Karimul Makdum Mosque ay itinayo noong around 1380 dahil sa isang Arab missionary. Still pa rin naroroon yung old na mosque at ni-renovate na nila. So ngayon, isa na siya sa pinupuntahan ng mga Muslim brothers and sisters natin doon para magsamba, at isa na rin sa nag-a-attract ng tourists dito sa Tawi-Tawi. And also guys, maraming spots, tourist spots na magaganda dito sa Tawi-Tawi. Marami na rin mga vloggers, tourists na pumunta rito upang makita yung ganda ng Tawi-Tawi. We have the Good Bungao or the Mountain Peak of Bungao, Tawi-Tawi. And also, meron tayong binabansagan nilang the longest sandbar in the Philippines, which is Panampangan Island. And meron tayong panglima sugala na kung saan sikat dahil sa tinatawag itong food basket of Tawi-Tawi. Dahil dito, iniimbak ng mga farmers yung kanilang mga goods sa mga kanilang mga tinatanim na hinarvest, at ginagather nila at nilalagay nila sa market or tabu-tabu kung tawagin, or market day, kung saan yung mga sama badyaw or sama dilaot ay nagdadala rin ng sarili ng goods para mag-trade mula sa farmers at sa ibang mga tao na pumupunta ron at bumibili sa mga kanilang goods. Yung mga goods nila is mga agricultural goods, meron galing dagat tulad ng sea urchin, mga seaweeds, mga isda. Sa farming naman, merong mga kasaba, saging at mga gulay, prutas, at kung ano-ano pa.
hindi tayo basta-basta maka-travel vlog kasi nga dahil sa pandemic, dito lang muna tayo sa bahay. So, isa-isahin natin. So, guys, trivia ulit yung Tawi-Tawi. Kung may meron tayong Cebu Mactan na kung saan nagsimula yung Christianity or nag-land yung Christianity, meron ding Tawi-Tawi na kung saan nag-land yung Arab missionary, nag-land sa Simunol, at doon nagsimula ang relihiyon ng Islam. That's why yung Tawi-Tawi is almost or 95% to 99% ay Muslim brothers and sisters natin dito sa Tawi-Tawi. And the rest are Christianity and etc. Kahit na ganun, yung pagkakaiba ng kultura dito, yung relihiyon, yung paniniwala, yung pananaw nila. Pero yung Tawi-Tawi kasi guys, is nag-unite. Masasabi ko yung Tawi-Tawi is the land of peace and unity. Kahit na, yun na nga, may pagkakaiba sila. They're sharing their both sides na nagtutulungan sila. That's why ito, isa ito sa kayamanan ng Tawi-Tawi, yung unity. For example guys, tulad ng kamardikaan ng Tawi-Tawi na siyang nagbibigay unity sa lahat. Around 11 municipalities na kalahok dito na around palibot ng Tawi-Tawi is ginagathered up ng celebration ng kamardikaan ng Tawi-Tawi or the Tawi-Tawi Day. Nagsiselebrate sila, nagpapalaro, nag-contest, they have the search for Miss Tawi-Tawi. And also, kung may celebration ng unity sa kamardikaan ng Tawi-Tawi, meron namang isang celebration naman sa panglima sugala na which kung saan it is the yun ay isang fiesta ng isang Catholic belief, ang Señor Santo Niño, na tinatawag yung Pagtayakob Festival or yun na nga yung oneness sa panglima sugala. Sineselebrate nito around January, so dahil sa pandemic nag-stop ito. Yung mga celebration dito is napaka ganda, napaka kulay sa fiesta na ito sa Santo Niño or Pagtayakob Festival sa panglima sugala or sa Bato-Bato mismo, sa barangay Bato-Bato ng panglima sugala, is yung ginawang fiesta or gathering is nakasuporta yung Muslim sister and brother natin doon. Almost nga sa dancer ng fiesta na yon is mga youth ng mga Muslim brother and sister natin. And Tayakob naman, yung video na ito is kinaptured ko pa way back 2019 of January, yung Pagtayakob Festival. Dahil doon, masasabi kong yung Tawi-Tawi is the land of unity and peace. So, for my next videos or matutunghayan nyo yung real life experience ng isang Tawi-Tawi. Ng isang Tawi-Tawi yan rather. So, may experience natin yung pamumuhay nila, kung ano ang meron sa Tawi-Tawi, at isa na rin yung mga spots sa Tawi-Tawi. So, maggagawa tayo ng bucket list for the next video. Yun ay ang ating yung economic, yung kung anong nagbubuhay or kinakabuhay ng mga Tawi-Tawians. Ang first bucket list natin sa listahan natin ay fishing, kasaba planting and harvesting kasaba or kamoting kahoy, at saka planting and harvesting agal-agal, planting agal-agal and harvesting agal-agal or seaweeds, at saka kung meron pang oras or makakagawa pa tayo ng isang content
tungkol sa coconut farming. Kasi guys, yung apat na yun, yung mga agricultural, yun kasi yung nagbibigay buhay sa Tawi-Tawi, yung nagbibigay ng ikinakabuhay ng mga Tawi-Tawian. So yun yung apat na major ng nagbubuhay sa economic Tawi-Tawi. So, tsaka yung Tawi-Tawi is mayaman sa history. Hindi lang history, mayaman din sa lugar. At unang-una, mayaman sa tao. Sa tao, hindi yung maraming tao, but I mean, mayaman sila sa pagmamahal at sa unity. Also, courtesy, ccto for their respective drone shots, pictures, mga videos mula sa mga vloggers na gumawa nito. And that's all, guys. If you love this vlog, please give it a thumbs up, subscribe, click the notification bell, and wait for my next vlog, my next video. I am EDZY at peace. Thank you. EDZY out.